Dinagsa ng mga kakandidato ang huling araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy. Ilang mga kontrobersyal na personalidad naghahain din ng kanilang COC para sa Hatol ng Bayan 2025. Ang detalye sa report ni Luisa Erispe. Huling araw na ng paghahain ng kandidatura kahapon para sa mga nagnanais tumakbong senador at party list sa 2025. Pero tinadtad pa rin ng mga kontrobersyal na personalidad ang listahan ng mga naghahain ng COC. Isa na dyan ang nakakagulat na pagtakbo ng nakakulong na si KOJC leader Apollo Quibuloy bilang isang senador. Hindi siya personal na humarap sa COMELEC pero nagsumiti naman ang pastor ng special power of attorney para sa kanyang abogado. Isusulong ni Quibuloy ang proteksyonan ang mga Pilipino, religious freedom at paglaban sa korupsyon. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered. Tatakbo si Quibuloy sa ilalim ng Workers and Peasants Party o WPP. Ang senatorial slate ng WPP na naghahain din ng kanilang COC, tila nagulat naman na kasama pala nila si Quibuloy sa kanilang partido. As of now, we really don't have any knowledge on it. At wala naman kami narinig na faction regarding dyan sa WPP, the Workers and Peasants Party. Kasama naman sa listahan ng mga naghain ay si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Plataforma niya ang transparency at accountability at paglaban din sa korupsyon. Naghain siya ng COC bilang independent candidate pero kapansin-pansin na nag-fist gesture siya. Ito ang trademark ng Administrasyong Duterte. Sabi niya, personal siyang inendorso ng dating Pangulo. Magkasama kami ni Pangulong Duterte sa hakbang ng maisog at ang aming ang isinusulong ay ang isang gobyernong may transparency, accountability, peace and security. And just before I go here, I was endorsed by President Duterte as among his candidates, but I'm not running under PDP. May paglilinaw din siya na siya ang mukha ng totoong oposisyon. Wala nang oposisyon. Maraming nagpo-post during na oposisyon and wala naman tunay na oposisyon. What about sir yung mga sa Liberal Party, sir? Do you consider them opposition or not? Do you? No, sir. What about you, sir? Our present day and setting, do you consider anyone an opposition now? Naghahain din ng kanilang kandidatura sa pagka-senador si dating Representative Dante Marculeta na ngayon ay senatorial aspirant na. Nagtatangka ring makabalik sa Senado si Kiko Pangilinan na kasama pa ang kanyang asawa na si megastar Sharon Cuneta at Liberal Party leader na si former Senator Laila De Lima. Pero ang buzzer beater sa paghahain ng kandidatura ay ang game show host na si Willy Revillame na tatakbo sa Senado. Siya ay independent candidate at ang dahilan ng kanyang pagtakbo ay ang nakikita niyang awayan ngayon sa politika. Gagawa raw siya ng batas na susupo sa kahirapan. Laging usap-usapan naman maghapon kung maghahain ba ng COC sa pagka-senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi ng COMELEC, hindi naman nag-withdraw ang dating Pangulo sa pagtakbo bilang mayor ng Davao at ultimo anino niya hindi lumitaw sa Manila Hotel. Samantala, hindi lang senatorial aspirants ang naghain ng COC. Naghain din ng mga party list tulad ng Arte Party List, Agri Party List, Sagip Party List at iba pa. Sa kabuuan, nasa 184 ang naghain ng kandidatura sa pagka-senador, habang nasa 190 naman ang naghain ng CONCAN para sa party list. Sa Nobyembre, inaasahang ilalabas ng COMELEC ang pinal na listahan sa mga kandidato. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.